31 ng Enero, Huwebes, ang paggunita kay San Juan Bosco, pari. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Dumarating ba ang ilaw para takpan ng salop o para ilagay sa ilalim ng higaan? Hindi, inilalagay ito sa patungan. Walang nalilihim na hindi nabubunyag at walang tinatakpan na hindi malalantad. Makinig ang may tainga." At sinabi niya sa kanila, "Isip-isipin niyo ang inyong naririnig. Sa sukatang ginamit ninyo, susukatin ang para sa inyo, at higit pa ang ibibigay sa inyo. Bibigyan pa nga ang meron na, ngunit kung wala siya, aagawin sa kanya kahit na ang nasa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, higit pa ang ibibigay sa inyo. Dalawang talinghaga ang binanggit sa maikling pagbasa sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ang una ay talinhaga ng ilaw. Si Jesus ang lampara, ang liwanag. Sa kanyang liwanag ay nakikita natin ang liwanag. Ang pinakamaliit na ilaw na sinimulan ni Jesus ay magbibigay ng malhawak na liwanag kung ito ay mabuksan at maipahayag sa buong daigdig. Ang talinhaga ng sukatan ay nagpapakita kung paano ang huling gantimpala ng isang tao ay nakasalalay sa kung ano ang kanyang relasyon kay Jesus. Kung bukas ang puso at pandinig sa salita ng Diyos, ito ay masaganang pagpapala o kayamanang matatanggap na dapat namang gamitin para sa kalwalhatian ng Diyos at kaligtasan ng tao. Huwag aksayahin ang anumang biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ang pagpapalang tinanggap mo sa Diyos ay dapat sagana mo ring ibahagi sa kapwa. Pagsasagawa, si Jesus ang pinakamabuti at pinakadakilang kaloob na tinanggap natin sa Ama. Masigasig din natin siyang ihatid sa kapwa.